Ma'am Daisy, si John Ray, si Mister. Yes. Nandito sa amin ngayon. Hiniwalay muna namin kayong dalawa. At kayo po inireklamo. Kaya kita kayo nakausap muna ngayon. Sana, since this is a family dispute, eh baka pwedeng pag-ayusin ko na lang kayo. Pero bago kayo pag-ayusin, gusto ko muna malaman kung ano bang ugat ng problema nang sa gayon, malaman ko kung paano ako makatulong. Inireklamo ka raw ni John Ray. Alam niyo na yung reklamo laban sa'yo. Ano yun? Yung dati pa pong nangyari sa amin, yung problema po namin ng 2022. Kaya nga, ano yun? Sige. Yung nagkaroon po ako ng ano, relasyon. Sa trabaho. Karelasyon. Oo. Eh, ba't ka kasi nakipagrelasyon? Hindi. Ilan bang anak niyo? Wala pa po. Okay. Hindi kayo kasal? Kasal po kami. Kasal. Okay. May karelasyon ka doon sa trabaho mo. Totoo naman, inaamin mo. Yes po. Inaamin ko po yung sa kanya naan pa. Okay. So ngayon sinisingil ka. Kailan ba yun? 2023? 2022 po. 2022. Pero tapos na yun? Yes po. Nagkaayos na po kami nun. Bumalik okay. Po siya dito. Nagsasama po ulit kami. Oh. Okay naman pala. Nagsasama po kami. Lately lang po kami. Hindi naging okay nitong February. Umalis po ako sa... Bakit yun naungkat ito? Lagi po kasi ganyan siya, sir. Pag may problema, yung parang ang nangyayari, nagpa-flashback sa utak niya. Yun lagi yung nire-reason out niya kung ba't daw siya nagiging masama, ba't daw siya nakakapanakit. Aso? Dahil daw sa nagagawa. Sa nagagawa siya? Ito pa nga po yung ano, sir. Kaya lang ako umalis sa kanila kasi sobra niya ako nasakta tong February. Ito papasok na po ako. Eh, inawat ko lang po siya. Every time na nagkakaroon kayo ng problema, yun po, nagpa-flashback sa utak siya, niya. Nagpa-flashback, sinisingil ka niya. Yes po, yun kahit po talaga. Kahit na nag-ayos na kayo. Matagal na po kami lagi nag-ayos, sir. Ilang taon na po. Kahit pakita ko po sa inyo yung pagsasama namin ng lagi po ang ginagawa ko, bumabawi po ako sa kanya. Anong klaseng pagbabawi? Anong nagsama po ulit kami. 2022 po. Hindi, kaya nga, paano ko kayo nakakabawi sa kanya? Nagsama po, di ba ulit kami, galing yung siya na no, abroad, umuwi po siya dito. Nangako rin po siya sa akin kasi may nagawa rin po kasi siya sa akin mali nun, sir, 2020. Anong ginawa niya? Yun nga rin po, naghahano rin siya nung nasa Dubai pa siya. Meron din siya? Meron po, naghahanap po siya ng iba. Nagsorry rin po siya oh, sa akin. Oh, di quits lang. Yun nga po, nagsasorry naman po siya. Kumbaga sa akin, nagka-problema at ako sa'yo, tinanggap kita. Tapos ako nagka-problema sa'yo, tinanggap niya ako. Nagsama po ulit kami ng ilang taon. Tapos yun lang po yung problema sa kanya tuwing okay. Nag-aaway kami. Ano ba sa tingin mo ang pwede namin gawin para magkaayos kayo? Para sa party mo, huwag mo muna siyang isipin. Sa party mo, anong klaseng tulong o intervention ang pwede namin gawin na kayo mapag-ayos at magbago na siya? Ano sa tingin mo? Kasi siyempre, asawa mo yan, mas alam mo. Ano nakikita ko po kasi talaga sa kanya gusto na niya makipaghiwalay sa akin. Tapos yun lang po yung lagi niyang bukang bibig. Babawiin daw niya lahat ng napadala niya sa akin. Baka ano lang yung bluff lang. Kasi sir, ilang taon na po namin siya bukang mga... Alam mo sir, ilang beses ko pong inano sa kanya na kung gusto mo kung nahihirapan ka dito, pwede naman tayo mag-apply baka, sa abo. Baka meron na siyang babae din. Hindi ko lang alam sir kasi ang dami ko na po ang offer sir. Una-una. Kung nahihirapan ka, hindi mo makalimutan yung problema, pwede tayo ako mag-apply pareho sa abroad, lumayo tayo. Or kung gusto mo naman, tumira tayo sa probinsya, maglayo tayo dito kung nai-stress ka, kung hindi mo makalimutan yung nagawa mo. Kahit yung mother niya po sinabihan ako na sumuko na daw kasi hindi daw nagbabago yung pakikitungo sa akin. Tatanggapin daw po ako, tas hindi naman makakalimutan yung problema. Pag nagharap kayo doon mamaya, ano yung una mo sasabihin sa kanya? Magsasorry pa rin po kasi yun nga po yung reason. Kung hindi daw dahil sa akin, hindi siya magiging ganun. So sinisisi niya yung kanyang sitwasyon ngayon? Dahil sa nangyari. Ano ba yung sitwasyon niya ngayon? Ano ba yung sabi niya nagkakagawa? Sabi niya, nawalan daw siya ng trabaho, sir. Bumuwi daw siya dito. Hindi niya daw tinapos yung kontrata niya. Dahil? Dahil daw nga po sa pagluloko kong ganun. Para sa iyo, para maintindihan ko, willing ka na lumayo kayo? Bakit dito sa tinitirahan nyo ngayon, may mga nakikialam ng mga kapitbahay, mga kamag-anak? Ma'am, mas maganda kung magbukod muna kayo, lalo sa sitwasyon ngayon. Kasi yung bang baka magkaroon ng sulsul sa both sides, baka sa kamag-anak mo sulsulan, babantayan si Mister, o lokolo kayong Mister mo, akala mo kung sino siya, may ginawa siyang kalokohan. Si Mister naman, mga kamag-anak niya, sulsul, ayan, nandalaki yan, nakita ko lumabas ng alas 3 na wala ka rito, boom!
Nangyari na po, sir. Tapos lumipat ulit kami sa Pasay. Mas maganda yung dalawa lang kayo. Kaso po, binubugbog niya ako pag kami na lang dalawa. Eh kung ganun, kung akong tatanungin kung nambubugbog siya, hiwalayan mo na. Kasi sir, mahal ko naman po talaga siya. Mahal mo siya kahit na nambubugbog kung ako pa. Ilang beses ko na po kasi sabi niya magsasorry siya. Kaya niya lang doon ang gagawa dahil galit na galit daw siya sa akin. Kaya niya lang daw ako nasasaktan na aalala niya yung nagawa ko sa kanya dati. Ay, hindi po dahilan yun, ma'am. Yung po yung doon po ako nakulong sa sitwasyon ko eh. Kaya tinatanggap ko ulit ng tinatanggap, magsasama ulit kami kasi dahil sa akin kaya siya ganun. Kaya daw siya umalis sa trabaho, kaya daw wala siyang trabaho. Sir, simula nung umuwi siya ng 2022, hindi po siya nakapagtrabaho ng maayos. Lagi po siya uncle. Sabi ko nga na... Sino pang sumusuporta nun? Ako po. Anong trabaho niya, ma'am? Sa Newport po, sa roller po ko sa casino. Sabi ko pa nga, sir, para hindi ka naghihinala, mag-on-call ka sa amin para nakikita mo ako. Okay. Nag-on-call po siya sa amin. Hmm. Tapos akala ko, sir, okay na kami. Nagsasama kami sa isang bahay, mababa. Akala ko, pagkahatid siya sa akin sa trabaho, nagpapahinga lang siya sa bahay. Yung pala, pumupunta siya sa dati kong store, yung dati kong pinagtrabahuan. Ano ginagawa niya doon? Nag-ano po siya, imbestiga, humihingi siya ng mga tulong sa dati kong katrabaho. Na tulungan daw siya na tumistigo laban sa akin yung mga katrabaho ko. Ba't niya kinukuha yun para tumistigo against you? Gusto ko niya kasuhan? Opo, yun po talaga yung gusto niya, sir. Gusto niya talaga. Saan ang kadahilanan? Hindi niya nga gusto po niya makulong ka? Opo. Hindi. Sabi ko, ba't ka nakikipagsama pa sa akin kung ganito pala yung palano mo sa akin? Tapos nagsabi niya, galit lang daw siya, tapos tatanggapin ko na naman siya. Meron ka mga ebidensya na siya inanakit? May mga medical certificate ka? Nung, ano po yun, last po ng 2023 January, tapos ito po, hindi po ako nakapagpa-medical legal din. Kasi pumakas lang po ako, pinagmadali ako ng pinsan niya. Eh. Pero meron kahit na isang sitwasyon? Doon po, may medical legal po ako noon. Kasi binugbog niya po ako noon. Pwede natin panghawakan yun. Ibalik natin sa kanya na kung siya naghahanap ng buta sa iyo para makasuhan ka dahil ikaw ay nalalaki, mas matindi ito, eh siya ay nambogbog. Di ba? Tapos with medical certificate. Sige ma'am, kakausapin muna namin siya, and then mamaya doon subukan namin kayo pag-ayosin. Okay? Sige ma'am. Ano pa man po, pangako ko sa iyo, kung sakali man, either way, kung ang desisyon ang mangyari, magsasama ulit kayo, tutulong ako. Kung dumating sa punto, magkakahiwalay na kayo, tutulungan kita hanggang sa makabangon ka. May anak po kayo? Wala po. Pa. Hanggang sa makabangon ka. Okay? He doesn't deserve you. Pwede kang mag-move on. Bata ka pa. Ilang taon ka? 27. Batang-bata ka pa. Andito po kanina si Mrs. Nakausap ko. Umiiyak po siya. Marami rin po kayo mga sinasabi sa kanya sa kabila ng lahat ginagawa na niya para maalis na yung mga pagdududa mo, pero bumabalik daw po tuwing kayo po ay nag-aaway o nagagalit. Pagkakalam ko kayo po ay maglilimang taon na nagsasama. Eh sayang po yung kalahating dekada na pagsasama. Gusto ko po sana ma-save yun kung okay lang sa'yo. Kaya gusto ko muna malaman yung punot dulo para malaman namin kung paano kami papasok at patulong. Una sa lahat, inamin niya po na siya ay nagkaroon ng relasyon sa trabaho. Inamin niyo po yan, pinagsisihan niya po yun. Sa kabilang banda, kayo rin po ay nagkaroon ng relasyon nung nasa Dubai. Pero hindi kami. May nakarelasyon ako sa Dubai, kakahiwalay ko lang po sa una. May ako sa una eh. Nung nagkaroon ka ng relasyon sa Dubai, kayo na po ni Daisy noon? Hindi pa po. Ah, bago kay kinasal? Opo. Pero pagkatapos niyan, wala na po. Kasi nag-decide po akong bumalik ng Dubai, gawa nga na po na ang dami kong naiwang utang. Kailan po yung nagkaroon ka ng karelasyon sa Dubai? Sa 2018-19 ako umalis, mga 2019-20. Okay. Basta ito ay bago ninyo, bago kay kinasal ni Daisy. Opo, malinis ako dyan, sir. Okay. Now, inaamin niya po na nagkaroon siya ng relasyon, pero nagsisisi po siya. Kaso, okay na rin po kayo, nagsama na rin po kayo, tama? Opo. Kaya lang kapag kayo rin po ay tinatopak, sorry for the word. Opo, no problem. Akin po yung word, hindi siya galing sa kanya.
eh, naalukat. Dapat pag pinatawad na, move na, move ganito on. Ganito po kasi yung senator, wala po akong binitawan na sa kanya ng salitang pinatawad ko siya. Bagkos po, dati po kasi nung December, ng January 12 or 13. Yes, sir. Nagpunta po ako rito para po magpa-schedule po sa inyo noon. Kasi December 5 ako umuwi, November 27 sa akin itchinat nung mga, nung ampun ng dagalaga ng anak ko noon na may kalaguyo nga siya. Which is, hindi ako machat nung dami account dahil nabubuksan niya yung account ko. Sino po? Nung asawa ko po si Daisy. Okay. Ngayon, walang naglalakas na loob mag-chat yung dummy account. Ngayon, ang ginawa ng dummy account na yun, yung kapitbahay ko po lahat na yun, dun nag-chat. Sa pamilya ko, sa kapitbahay, dun nag-chat yung dummy account. Anong sinasabi? Yun nga po yung tungkol sa lalaki nila, yung CCTV. Tsaka maliban pa dyan, Senator, nung March 13, may nag-send din sa akin dummy account na nasa loob sila ng stockroom. Nasa loob yung lalaki, pumasok yung asawa ko po, na parang nag-ahalikan sila na ewan. Kailan lang po ito? March 13, 2022 din po. 2022? Opo, bago po yung nalaman ko na talaga. Okay. Ngayon, chinat ko po yung pinaka-manager nila si Pearl Reyes ng Jollibee Terminal na IA 3. Na sino ba yung crew na yan na lalaki? Ayaw nila magsalita lahat. Sige, nandun po siya sa kanyang trabaho at ilang beses niyo po siya nahuli, may mga nagtitext sa inyo at may mga CCTV. Napag-usapan niyo na po ito, di ba? Napag-usapan po, pero kasi kaya... Nung sinita mo siya, I'm sure sinita mo siya apo, with all the pieces of evidence na meron kayo, di ba? Apo. Ano po yung kahinatnan nung kayo po ay nagkaroon ng konfrontasyon tungkol dito sa problema to? Ano ang naging ending? Naniwala ko sa sinabi niya tungkol doon sa binili niyang motor sa lalaki. Binili niyang lalaki ang motor? Na, ang minamantli niya is pera ko. Kasi nagtataka ako, alam naman niya kung kailan ako sumasahod tuwing end of the month ng buwan. 23, 24 pa lang, tatawag lang sa akin niya para magtanong kung nakasahod na ba ako. Ilang beses yun, sunod-sunod, Senator, limang buwan. Nagtataka ako bakit siya laging ganun. Yung pala, magmamansari sila ng every 27. Tapos yung motor, nakuha nila ng katapusan, nag-due date ng 25. Kasi sa motor... So, ibig sabihin, galing po sa pera nyo yung pinasusuportin dyan sa lalaki? Lalo na dun sa motor? Opo, kasi natanggal po siya sa trabaho. Saan siya kukuha ng income? Yung misis mo? Opo, kaya siya natanggal sa Jollibee na IA Terminal 3 kasi nagnakaw siya. Kasi nagpapadala ko, wala akong maisip kung bakit siya nagnakaw. Wala akong maisip na dahilan. Yan po hindi niya nasabi sa akin. Ang sabi niya po, eh, kayo raw po ay nawala ng trabaho at siya nasusuporta sa inyo. Nawalan ako ng trabaho dahil sa kanila. Bigla akong umuwi. Nakipag-consequence pa ako sa amo ko, napauwiin ako kasi hindi ka basta-basta makauwi. Nasa palasyo ako nagtatrabaho sa Dubai. Uy, maganda po yung trabaho dito, palasyo. Opo, pero maganda lang siya pakinggan. Pero ang salary, parang OFW lang. Okay, sige po. Sige, nag-usap kayo nung una, meron kayong mga napag-usapan, nagpresenta kami ebidensya. Nagkaayos ba kayo nung unang pag-uusap? Di, totaling ayos. Kasi... hindi ko binitawan yung salitang patawad sa kanya eh. Hinayaan ko siya kung ano yung ipaparamdam niya sa akin. Teka muna sir, di ba nalaman niyo kung anong kasalanan niya? Opo. Tapos ngayon, ang ending noon, nagsama ulit kayo. Opo. So, doon pagsasama niyo, dapat naayos niyo muna. Bago kayo nagsama, naayos niyo muna sana lahat. Para sa akin, ang tingin ko doon, the fact na nagsama na ulit kayo, ayos na kayo. Opo. Pero ikaw pala, may kinikimkim pa. Opo. At doon nagkakaproblema. Dapat, once nagsama na kayo, opo, eh, lahat ng mga kasalanan niya, put it behind. Paano ko po, Senator, makakalimutan? Parang ako pa yung lumalabas na nagloko sa kanya. Pinapamukha niya sa akin na maganda trabaho niya. Okay, sige. Noong nagsama kayo, ano nangyari? Inulit-ulit niya? Opo. Hindi, di ba yung sabi mo? Hindi mo siya total pinatawad, pero dito lang sa isip mo, sa likod ng utak parang mo. Parang hindi ako satisfied sa... Hindi ka satisfied. Opo. Pero pinilit mo rin magsama kayo. Opo. Kaso okay. Po, ang nangyayari po kasi, parang porkit ikaw yung may trabaho ngayon, ito lang yung trabaho ang kinikita ko. Hindi, ang tanong ko siya, nung nagsama na ulit kayo, opo, nandalaki pa rin ba siya? Yun opo, importante. Opo. May mga ebidensya nga. Ayun nga po yung tinang binura niya eh. Pero nabasa ko lahat yun, hindi niya pwedeng itanggi. Nasa ka-save din sa akin yung lalaki. Ayun po yung ipinangalan niya sa iPhone 11. Ilang beses po siya umulit simula nung... The rest nun sir, hindi ko na alam kasi magaling siya eh. Sanay sa gawain ganyan eh. Meron siyang offer sir eh. Na kung pwede, lumayo daw na lang kayong dalawa. Pwede kayong maging mga ibang bansa. Dalawa para
pakita niya sa iyo na talagang wala na siyang ginagawang kung ano pa may pinagdududa mo sa kanya. Dati pa niya sinasabi sa kanya, Senator. Ba't di ka pumayag? Tutulong kasi nga may doubt pa ako sa kanya. Kaya nga, sir, kung nasa ibang bansa na kayo, magkasama kayo dun sa bansa na yon, at least malayo na. Kung yung lalaki niya dito sa Pilipinas, local lang, o di nasa abroad kayo, eh, walay na sila. Tingin mo. Kung gusto mo, sir, idalhin ko kayo sa malayong probinsya, komportable kayo, doon ka kayo isa-set up ng pangkabuhayan. Wala nito sa lalaki. Tingin mo. Kasi gusto niya mabuulit kayo. Yun ang hangarin niya. Yung wala nga problema, kahit ako, sir. Okay sa'yo? Okay sa akin. Kaso okay. Nga lang kasi, sa mamimili ka, sir. Mag-OFW kayo sa ibang bansa. Parehong bansa kayo, ilalakad ko. Kung nabawa sa Saudi, Saudi. Kung Dubai, Dubai. Magkasama kayo. Tapos itong sa lalaki, pa-blacklist natin to. Na hindi siya maka-OFW, hindi siya makasunod. Isa yan. Or, kung saan probinsya gusto nyo, komportable kayo, willing naman siya kahit saan daw, doon kayo isa-set up. Diba? Magkaroon kayo ng kabuhayin doon. Start a new life. Opo. Okay sa iyo. Opo. Yun. Kasi para kasama na rin ko yung anak ko. Mas maganda. May anak ka. Opo, sa hindi sa po. Kanya. Wala naman siyang nababagit. So okay sa kanya yun. Sir, isa lang request ko. Wag kang manakit. Kahit na nanlalaki siya, hindi po pwede gamitin dahilan yun na ikaw manakit dahil nalaman mo siya nanlalaki. Mababaligtad ang mundo, ikaw ang makakulong. Sa nga po yung nananakit eh. Ha? May sugat pa nga ako sa ulo eh. Eh siya may pinakita ng sugat sa pisngi. O paano yun? Eh, na-damage lang yung sa kakaano niya eh. Sa ano? May blatter po kami sa barangay nila na nagtatangka pa yung magpakamatay. Tapos nabasa ko yung una niyang sinamahan, may blatter din pala sila na nambubugbog siya. Tapos nagtatangka rin magpakamatay. Panakot niya sa akin kasi yan eh. Pero sir, bago ako tumulong, apo. Gusto ko sir, kayong dalawa magkaroon ng marriage counseling. Magkakaroon ng intervention, papakausap ko kayo sa isang, sorry sir, kung sinasabi mo sira sa soul, sa isang psychologist o psychiatrist, apo. Maybe may problema talaga na lumalala na, pero kaya pa natin agapan yan, magkakaroon kayo ng counseling. Apo. Ano po? Di sa, ang sa akin lang kasi sir, huwag niyang ipamukha sa akin na parang siya yung ano, kasi papakahirap ka dyan. Hindi wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Hindi katulad mo na nagpapakahirap ako, nagpapakasaya kayo dyan. Pero sir, ito ang request ko kasi isa sinabi niya, pumupunta ka para doon sa mga trabaho niya, nag-iimbestiga. Oh, kasi wala akong ano eh, wala akong magawa eh. Kaya nga sir, once nagpakatawaran na kayo, once na na-set up ko na kayo sa ibang lugar, sa Saudi o sa ibang probinsya, kalimutan na lahat. Kasi kung sabi mo kanina eh, hindi mo masyado pinatawad nung nagsama ulit kayo, 50-50, eh, hindi ho matatapos tong problema nyo. The only time na matatapos to, kailangan full trust. Tiwala. Kasi kalimutan na. Nagbago ka na, nagbago. Bago, parang nagbago. Tapos ngayon, ipapa-counseling ko kayong dalawa. Diba? Mag-advise sa inyo yung marriage counselor. Tapos, pwede pa tayo sa psychologist, psychiatrist. Ano ba talaga ang problema? Ba't nangyayari ito? Diba? Gastos ko po lahat yun. So, willing ka magkipag-ayos? Apo. Ayun naman ito, ang ganda. Kasi siya umiiyak. Gusto niya, mahal ka niya, sir. Sabi niya, mahal na mahal ka niya. Umiiyak kanina. At kung ano rin yung pwedeng gawin, na dapat gawin, gagawin niya para magkabalikan kayo at maging maayos. Sana, sir, pag kunyari, nagka-problema, huwag mo ibalik yung kasalanan niya. Ganun din siya. Dapat, kung ano yung kasalanan mo, kunyari, kung meron, huwag niya ibalik. Kasi walang mangyari. Magkakaroon yung cycle. Yun lang po kasi start. Problema talaga sa kanya, sir. Sa baba ulit. Porkit siya kasi yung ano, tapos mag-iiwan lang ng pera yan. Sekwenta yung sandaan, hati pa kami ng aso. Ba't aso? May alaga kasi ng aso kami, sir. Nagbinili namin sa ba't siya magbibigay 50 tapos hati sa aso? Sekwenta to sandaan, yun lang iniiwan niya. Kailangan ko pang magbiyahe para makakain ako bago magbiyahe. Nag-MC taxi po kasi ako eh. Ah, so iniintriga mo lahat ng pera sa kanya? Opo, binibigay ko sa kanya lahat. Tapos 50 lang ibigay niya sa'yo? 50, minsan sandaan. Sa sandaan, hati pa kami ng aso. Yun ang kinasaran ko sa kanya. 50 pesos pagkain para sa aso, 50 pesos para sa'yo? Mm. Parang pantay lang kayo ng aso. Yun nga po eh. Just joke lang sir. Hindi dapat. Ginagawa ko bata eh. Tama lang yung sir na... Iniintriga natin, ako rin may asawa, iniintriga ko lahat ng sweldo ko sa misis. Kasi wala naman misis, kasi akong ginagawang masama, eh. Ba't kung anong itatago ko? Iba-budget ni misis yun. Pero dapat nag-uusap kayo tungkol dyan. O, misis, taan ba ang tawag mo sa kanya? B. Sabi mo, B, kinemendagdagan mo to. Masyadong maliit tong 50.
Eh, magkano ba inihintigan mo sa kanya kada araw? Depende po kasi. Kuminsan, pag, magkano average? Minsan, 1K may get sa loob lang ng 7-6. Na oras? Oh. Lakas pala, no? Oh, 1K. Sabi mo, be, baka naman dagdagan o gawin mo 150 para 100 sa'yo, may 50 pa sa aso, lamang ka. Ganun sa pag-uusap yan sa nadadala. Dapat ibukas mo yung iyong damdamin sa isa't isa kasi the more na kinikimkim mo, yan po sa'yo, mag-build up. Siyempre, nagtataguan kayo. Tapos dumating yung time, nagkaroon ng kunting kasalanan yung isa, ayun na, sasabog, ibabalik yung mga dating kasalanan. Yun yung problema. So, umpisa pa lamang, open up na agad. Okay? So, sir, mamaya dun sa radyo, pag-usapin kayo. Hopefully, maayos kayo. Okay, sir? Sir, kausapin kita mamaya, sir. Salamat, sir. Salamat. Nagkabati na po kami, sasabi ko, kahit balik-balikan niya yon, iisa lang ang punot dulo, nagkamali ako sa'yo. Pinukpok niya ako ng ng plancha po. Ha? Kasi sir, sa ulo, napuno na ako eh. Sinulungan po ako nung pinsan niya, tsaka yung kapitbahay namin na, sabi niya, tumakas ka na, umalis ka na kasi gagawin ka lang punching bag. Eh, hindi naman ako magiging ganyan kundi mo pagsasalita ng kung ano-ano eh. Porkit ganyan kasi ang trabaho mo, tapos ako, ito.